Mayigit 500 na ang naiulat na patay sa pinakabagong palitan ng airstrikes at rockets ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Voluntary repatriation pa rin ang ipinatutupad ng DFA sa mga Pilipino roon. Saksi, si Van Mayrina. Nakabibingi ang pagsabog mula sa rocket na bumagsak sa isang lungsod sa hilagang bahagi ng Israel. Tatlong sugatan sa pagsabog noong araw na Linggo. Bahagi ng sigalot sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon na uminit lalo noong isang taon dahil sa giyera sa Gaza. Kahapon lalong tumindi ang tensyon. Sumiklab ang sunog at pagsabog sa ilang bahagi ng Lebanon. Kasama rito ang suburbs sa kabisera ng Lebanon na Beirut. Kahapon din naglabas ang Israel ng video ng airstrikes laban sa anilay imbakan ng mga armas ng grupong Hezbollah sa ilang bahagi ng Lebanon. Ayon sa Israeli military, mahigit 1,000 Hezbollah targets ang kanilang binomba sa southern Lebanon at Bekaa Valley. Kaya nagbabala sila sa mga taga roon na lumikas na. Ginatihan naman ito ng pagpapakawala ng missile ng Hezbollah sa mga military facility ng Israel. Sa ilang bahagi ng northern Israel, namataan ang pag-intercept sa rockets ng Hezbollah. Ayon sa mga otoridad sa Lebanon, umabot na sa mahigit 500 ang nasawi sa airstrikes sa Israel, kabilang ang 50 bata. Ito na ang pinakamataas sa death toll sa Lebanon mula nung huling nagkagyera ang Israel at Hezbollah noong 2006. Mahigit 1,000 ang sugatan, libu-libong lumikas. Hanggang ngayong araw, tuloy ang palitan ng mga airstrike ng Israel at rocket ng Hezbollah. Iba't ibang bansa ang nanawagan na ng paghupa ng tensyon. Escalation is extremely dangerous and worrying. I can say that we are almost in a full-fledged war. Sa ngayon, Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ay pinatutupad ng DFA para sa mahigit 11,000 Pilipinong nasa Lebanon. Ayon sa DFA, mahigit 1,000 Pilipino ang nagpatulong na sa gobyerno para makauwi. Pero maraming Pilipino ang ayaw pa rin lumikas. Nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa Filipino community sa Lebanon sakaling kailanganin ng mass repatriation. We are processing more than 1,000 requests for voluntary repatriation. That's 1 out of 10 so far. Nananawagan kami yung mga kamag-ismo ng mga Pilipino ito, they should call their own relative and force them or ask to go home. Hindi lang sa mga Pilipino abroad, kundi pati sa mga Pilipinong nasa bansa, may epektong gulo sa Middle East, partikular sa pagkontrol ng inflation o bilis ang pagmahal ng bilihin. Our biggest challenge really is external headwinds. No? And one would be the war in the Middle East. No? So we don't want that to go out of hand and possibly oil price increases, which we have no control over. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.